Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa frequently asked questions regarding sa special power of attorney. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So narito po ang mga frequently asked questions regarding sa special power of attorney. Number one na po dyan is may expiration po ba ang SPA? Short answer po is wala dahil valid po ang SPA hanggat buhay ang taong nagbigay ng authorization. Pero bakit po sabi sa amin 1 year lang daw ang validity ng SPA? Gayong buhay naman pareho ang nagpagawa nito. Actually, nakadepende na po kasi ito sa paggagamitan ng SPA. Although nakalagay naman sa batas natin ang mga paraan kung paano nagiging walang visa yung SPA, hindi naman po kasi sila pinagbabawalan na mag-require ng updated na SPA. Lalo na if may valid reasons naman sila bakit kailangang updated talaga yung SPA na ipapakita at ipapasa sa kanila. Example po yung mga tumatanggap ng pension. Kapag yung edad ng pensioner is 90 plus and above na, so dito may valid reasons sila bakit kailangang updated talaga yung SPA para malaman talaga nila na buhay pa yung pensioner. So ano naman po ang mga requirements ng abogado pag magpagawa ng SPA sa kanila? Actually, ang main requirements lang po is valid ID ng taong magbibigay ng authority at saka personal appearance nito. Kahit hindi na po pumunta yung authorized person or yung magpa-process kasi hindi naman po need ang perma nito. So pag simple transactions lang po, ito lang po actually ang requirements ng abogado, valid ID tsaka personal appearance. Then itong additional requirements po is case-to-case basis na lang po, depende sa klase ng transaction. So for example, if yung transaction is bentahan ng lupa, then you need to present title or tax declaration nito. So just to be safe po, dalhin nyo na po yung mga documents na related sa transaction ninyo na sa tingin ninyo ay importanteng mailagay sa SPA na ipapagawa. So kailan ba talaga nag-e-expire at nagiging walang visa yung SPA? So narito po ang mga instances kung kailan nagiging walang visa ang SPA. Number one na po is kapag namatay po yung taong nagbigay ng authority or yung authorized person nito na mag-process. Next naman po is kapag may revocation mula sa taong nagbigay ng authorization. Usually, nagpapagawa po ng deed of cancellation sa abogado para i-revoke po yung authority ng authorized person. Usually, nangyayari ito kasi meron ng loss of trust and confidence. Next naman po is kapag may withdrawal mula sa authorized person, parang kagaya din po sa revocation kanina, pero this time po yung authorized person naman po ngayon yung nag-initiate at ayaw nang gawin or gampanan kung ano man ang pinapagawa sa SPA. Next naman po is kapag na-accomplish na yung purpose ng SPA or natapos na yung transaction. Example po, if yung SPA is para magbenta ng lupa at ipagpalagay natin na naibenta na nga ito, then automatic din po na magiging walang visa na yung SPA at hindi na ito pwedeng gamitin pang muli para magbenta. Then lastly po, nagiging walang visa yung SPA if nakalagay mismo sa SPA kung kailan ito mag-e-expire. Example po, kung nakalagay mismo na 6 months lang ang validity nito, then after 6 months, automatic na po na magiging walang visa yung SPA. So hanggang dito na lang po, sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli po!